Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagsubaybay sa World Cup 2019 sa laro pa rin nila Super Grandmaster Wesley So at ni Super Grandmaster Nikita Vitiugov. Ayan. So sa kondisyon po ng laro na ito, kinakailangan ng manalo ni Wesley. At kung hindi at kung madodraw lang, ay susulong na sa round 5 si Nikita Vitiugov at maaaring makalaro kung sino ang mananalo sa laban ni na Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi ng Russia versus Super Grandmaster Yu Yang Yi ng China. Ayan, so tunghayan na po natin kung anong nangyari sa game na ito. Wesley played e4. Ayan, atake na. e5, knight f3, nag-knight c6, bishop b5. Ayan, Ruy Lopez, a6, mainline. Bishop a4, knight f6, castle. Bishop e7, rook e1. So still mainline pa rin po. b5, bishop b3, d6. Then dito, nag A4 si Wesley. So, gusto niya talagang guluhin na. Nag-put siya ng pressure sa queenside early. Bishop D7. Yan, ang idea po para masuportahan na yung rook sa A8. Just in case na kumapture ang white sa B5. Yan, may suporta na kagad yung rook. Then, Wesley played C3. So, building center. Castle. D4. H6. Yan, para ma-prevent yung mga knight G5 coming or bishop G5. Yan, since may pressure sa F7 pawn. Knight BD2, yan ang idea po niyan. Usually, nagda-knight F1, tapos magmamaneuver sa G3. Yan. Then dito, Vitiugov played E takes D4. Yan. So, aggressive talaga itong player na to. Kasi po, dito ang normal ay Rook E8. Ang idea, magbibishop F8, tapos nag-G6, nililipat yung bishop sa G7, nagbibishop fianchetto. Yan. So, dito, E takes D4. So, draw na lang ang habol niya, pero aggressive pa rin yung line niya. C takes D4, then knight B4. Maganda naman po yung style na ganun. Kasi nga, sabi nga nila, the best way to play for draw is to play for win pa rin. Yan. Kasi kapag lumamang ka na, pag naging slightly better ka or clearly better, pag inoferan mo ng draw yung kalaban mo, so may tendency magtalo isip. Diba? Uy, draw ko na lang to. At least save pa yung rating ko. Or... ano, basta meron pang second option kasi pag dry na dry, syempre po 100% hindi papayag yung namimili. Talagang itutuloy at itutuloy. Okay po, so dito ang ganda ng style na ina-apply ni Vitiugov kasi draw na lang ang kailangan niya pero umaatake pa rin siya. Okay, gusto pa rin niya talagang manalo. Knight F1, then he played C5. Yan, so E5. So bombahan na, talagang ano na to, war na talaga, sabi ni Wesley. Ayan, D takes E5, D takes E5, then nag-knight H7. So, ito po yung best play niyan. Kasi, pag sa E8, passive yan. Yan o, pangit nung knight sa E8. Kulang po ang ano niyan. Tapos, na-disconnect pa yung rook mamaya. So, importante po, nagkoconnect lagi ang rooks. Alright, pag D takes E5, pag naman nag-knight G4, lalo pong mali kasi may H3 lang. Okay? So, pinakita ko lang po sa inyo sa saglit. Alright, so knight H7 talaga ang pinaka-best play niyan. Then, Wesley played E6. Ginulo talaga. Yan, Vitiugov played bishop takes e6, bishop takes e6, queen takes d1. Ayan, pabor kay Vitiugov yan. Kasi queen to queen. Simplification, bishop takes f7, check, king takes f7, rook takes d1, then bishop f6. So, dito po, equal pa rin. Tapos, nawala pa yung queen, so medyo pilay. Pilay ang posisyon, kulang ang posisyon para... gumawa pa ng mga gulo-gulo. Iba po yung may queen pa rin talaga. Alright, Wesley played bishop d2. So, nag-knight d3 lang. Bishop c3. Siyempre, naka-threat po yung knight sa d3. c4, para pagtibayin yung knight dyan. Bishop takes. Knight takes. Then, nag-b3. Siyempre, yan. May tension sa b5. May tension din sa c4. Pero, good move pa rin ang ginawa ni Vitiugov. Nag-knight e4. The best defense is to counter-attack. Yan, inatake po yung weak sa F2 pawn. So, hinayaan lang mag-B takes C4, B takes C4. Then, Wesley played knight E3. Yan, so dito po, may ginawang malakas na naman si, ano, si Vitiugov. Nag-knight E takes F2. Hindi siya nasindak sa coming rook F1 na kung saan nandun yung king, oh, nakadiretso sa rook. Nag-knight E4 lang. So, dito po, ibig sabihin, bago pa lang mag-knight takes F2 si Vitiugov, talagang gumamit talaga ng time para ma-compute exactly. Kasi dito, tinan niyo po ha, nakakatakot tignan eh, oh, pag nag-rook F1. So parang ang tendency, lalaglag yung dalawang knight sa isang rook lang. Di ba po?
Eh, nag-knight e4 lang, oh. Hinayaan lang. So, ito po yung kamanghamangha dito. Ibig sabihin, talagang nag-consume ng time, gumamit talaga ng time para makita talaga yung pinaka-picture at reality na mangyayari after a sequence of moves. Yan po yon. So, dito kasi, isa-isahin po natin, ha. Ang ginawa kasi dito ni Wesley, nag-knight c4. So, hindi niya inalis yung knight sa f3 para magkaroon ng mga gulo-gulo. Halimbawa po, mag-knight g5 check. So, double check. Diba? Yan, double check yan. Magki-king g6 lang. So, dito, bitin yung knight sa e4, oh. Pero, may simpleng ganito lang po. Rook f8. Tuhog pa rin ang isa sa knight dyan. Hindi kayang depensahan. Alright? Pag umalis yung knight sa e4, kain yung knight sa e3. Equal pa rin. Okay po, pag kinapture yung c4, rook takes e4, equal pa rin. Yan po ang tendency na mangyayari dyan. Okay, so nakita ni Wesley yan, nabaliwala rin pala kahit ano, ialis yung knight sa f3. So, sinimplihan na lang niya ng capture sa c4. Okay po. So, umalis na, syempre, nakapin. King g8, knight fe5. Yan, rook takes f1, simplify. Rook takes f1, knight takes e5, knight takes e5, then nag-knight c5. So, threat yung pawn sa a4. So, dito po, agreed draw na. Kasi wala na eh. Pero naalala ko po si, ano dito, world champion Magnus Carlsen. Sa kanya, pipilitin at pipilitin pa rin talaga yan. Ibang klase maglaro si Magnus. Kahit sobrang dry equal, talagang pinapaikot-ikot ang posisyon hanggang sa mapilit niya. Yun. So dito, medyo mabait pa si Wesley. Kasi wala eh. Equal talaga. So, tinanggap na niya yung draw talaga. Okay. So dito po, may suggestion ako na maaaring maging fruitful. Mas may laban pa or may mas play compare it dito sa, kasi nag e5 si Wesley dito sa part na to. So dito po, pwedeng mag a takes b5. Yan. Isahin po natin. A takes b5, rook takes a8, queen takes a8, then saka mag e5. Yan. So ang idea po niyan, halimbawa mag d takes e5, may knight takes e5. So ito medyo may gulo. May gulo ng konti. Kasi ang idea niyan, may mga knight g6. Yan, since hindi pwedeng makapture po kasi, you know, nakatuhog yung king doon. Diba? Tapos may threat na sa bishop pag nandito na yung knight, may threat pa sa rook, double. So may mga ganyang, ano, may mga ganyang ideas. Okay, so dito medyo magulo. So dito, ang force move ng black ay bishop f5. Yan. So medyo magulo. Then knight e3. Okay, then, ayan. So yun po yung ibig kong sabihin. So, sa madali sabi, kung naghahanap ka ng medyo, ano, medyo magulong posisyon na pangpilit kahit papaano, so ito po yung nakikita ko na medyo marami pang mangyayari. And pag e5. Pag di naman kinapture, knight fd5 lang, merong mga e takes d6, bishop takes d6, d takes c5, then bishop takes c5, then followed with knight g3. Yan, so intending to play knight h5 mamaya. Yan, still meron pa rin knight e5. Yan. Tapos, ang lakas ng light squared bishop, may power pa rin yan hanggang dun sa f7. Okay? Then, may strong d-file. Mga ganyan. So, ito po yung nakikita kong ano, mas fruitful or mas maraming aggressive na pwedeng magawa ang white. Compare it dun sa e5 kagad. Okay? So, dito po, ulitin ko po, it is b5. Pag bishop naman ang pinang-capture, may knight g3 pa rin. Yan, parang maintain lang yung, ano, yung center ba. Diba po? I-maintain lang yung center. Then, after knight d3, rook e3, c4, bishop c2, yan, may mga ganyan. Or, bishop a4, yan. Okay po? So, depende sa style. Then, may mga knight f5 pa mamaya. Okay po? Wait lang po ha, pinapawisan ako. Pasensya na po. Ayan, so may mga ganyang tema. Papunta sa knight f5, so dito mas maraming play, mas maraming option si Wesley mapipili. Yan. Okay? Kasi nung nag e5 po, kung mapapansin nyo, nagdire-diretso eh. Parang, ano eh, ang bilis lang maikwalan. Tapos nag e6, intending to simplify pala yung nangyari. Okay, so dito po, knockout na si Wesley. So susulong na sa round 5 si Vitiugov. At possible niyang makakalaro ay kung sino mananalo kay Ian Nepomniachtchi ng Russia. At kay Chinese Yu Yang Yi. Ayan. Okay po. So patuloy po tayong susubaybay pa rin sa World Cup. So antabayanan nyo lang po ang mga susunod na video pa. At bago po tayo magtapos ay binabati natin sila Julius Alcantara ng Macau.
Jojo Quintayo ng Shizuoka, Japan. At Mark Rael Andol. Ayan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. More power po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay makita-kita pa tayo sa mga susunod na video.